sometimes they can use the code and put it in a virus. A very, very simple virus, di ba? Your adenovirus and other virus. Marami ka na yung virus eh. Yung mga simple colds natin, di ba? Adenovirus yan eh. So, pwede mo ilagay yan or other virus. Kasi corona kasi, you have a lot of classification of coronavirus. Yung Ebola, yung MERS, di ba? So, ganun. So, gagamitin nila yon to reconstruct. Para yan, pag pumasok yan sa keyhole natin ng cell, bubukas yan. Ngayon, pag inunahan natin, sabihin natin, Beth, I'll make it very lay para ano. Alam na natin ang code ng magnanakaw. The magnanakaw is the virus. Yes. So inunahan na natin sa cell, pinotect na natin ang mga gamit sa loob ng cell. Pag dumating na yung actual na magnanakaw, which is the coronavirus, pagbukas niya ng key, may shield, Beth, Angel, Eric, hindi niya na mabubukas. Bawal na bumasok dito. Bawal na dito. Bakit hindi ko mabukas? I have to control it. So what the virus will have to do, it will use its spike protein. Di ba ang daming mga sanga-sanga yan? Yes. Di ba? Tama sabi ni Angel, it will be like an IT system. Pag dumikit yan sa cell mo, i-code niya yan, tik-tik-tik-tik-tik-tik. May sound effect ba, no? Parang buksan mo yan. Ngayon, ang problema, ayaw. If you have been hindi vaccinated, hindi na niya madidecode. Pag matagal ngayon naka-attach ang virus to a normal cell, now your immune system will act on the virus and kill it. Mm-mm. Kasi you have the code of the virus, di ba? So sasabihin ngayon ng system mo, diyan na yung enemy. Andiyan na yung magnanakaw. Anong gagawin niya? Tawagin ng pulis, tawagin ng ano, 'di ba? Ay, wag na lang pulis. Tawagin ng pulis. Walang magagawa. Tawagin ng pulis. Tingnan mo isip. Pulis. Tawagin ng abogado, ganun. Lalaban na lang ikaw mga, na lang. So, yung mga ano, T cells by the seashore, the T cells, the immune system, the ganun. Maliban doon, uunahin natin yung first ano barrier natin, di ba? I've always explained to you, Beth, Angel and Kikai. Yes, WBC, the macrophages. The macrophages are like, ano ba yung game yun? Parang Pac-Man? Oh, yun. They are like Pac-Man. Pac-Man. Pag hindi na nakayanan yun, then your T cells will come and your B cells. Or your killer cells. It all makes sense. So, the vaccine now is given in such form, depende yan. All our vaccines now that is being produced, di ba iba ang mechanism of establishment niya. Yun sa Pfizer yata, mRNA. So sila ng Moderna. What is that? Ano ba yun? Yung may coding. They use coding the coding system. They strip up from the virus and use the coding, di ba? So sabi mo, pwede ba yan? Maganda? Kaya ginagamit ng iba. So siguro kagaya ng inexplain ko kanina, if you can use the code, when the virus come, you can decode it. Hindi siya magpapasok sa normal cell. The others, like the Sinovac and the traditional some of the Chinese, way. Gamaleya, they use the live attenuated, the whole virus. Hindi ba din ibig sabihin, Doc Joseph? Ibig sabihin, hindi. Pag-iisipin mo kasi, ay, siguro ang tamad-tamad nito ginamit yung ano. So, mas masipag ang Pfizer kasi chinap-chap nila, kinuha nilang MRI. Maraming ganun. Diba? Actually, BioNTech. Okay. The AstraZeneca, which I think, diba, sabi nga, I've read na binigay ni Angela, which is funded by Bill Gates, which is very good because they structurally made it. They studied the spike protein, yung mga protein mismo. Yes. Pag kaya iisipin mo, bakit maraming gusto ng Pfizer, BioNTech? Maraming gusto sa AstraZeneca. Moderna. More specific yung streamline na ginamit ng virus. Ibig sabihin streamline, yung identification ng virus na ibibigay sa iyo, mas kinuha nila sa spike proteins, yung mga messenger RNA nila. So, pag iisipin mo, logically, ay baka mas
matibay to, di ba? Baka mas ligtas ito sa akin. Hindi, Doc Joseph, is, least, a new way is of looking naman at it though, eh, di ba? Oo, new I way. Think the percentage of, ano ba yung percentage na nila, yung efficacy rate and ayan, yung efficacy rate, siguro doon nakukuha yun, di ba? Because yun, of the, how they created ooh, the vaccine. Okay? So, hindi natin sinasabi ngayon na hindi maganda to. This is, even the way that the vaccines are made are different structurally, mm-hmm, diba? Yes. You were saying, somebody was asking a question? Ako ba yun? Ano? Di, okay. Ako yun yung question. Okay. Ako yun yung question ko, yung efficacy. Yung efficacy, diba? So, ngayon, naiintindihan natin na sa ating mga viewers ngayon is like, yes, the vaccine is good. It protects us. Now, the vaccine has several mechanism of how it is engineered, diba? O, ikaw yes na yon. Dito natin sinasabi, bahala ka na kung anong gusto mag-decide mo. Mag-decide ka na. Now, efficacy is important, of course. We want that. We have to follow the standards of the WHO, FDA, and yun. Mm-mm. Hindi ko sinama DOH talaga. WHO and FDA. Kasama yun. Natigil ako bigla. Okay. Oh, sinama na pala. Sinama. Sama mo na. Baka kasi ibang classification. For the sake of discussion, Doc Jo. Yun. So, sabi nila, kailangan mas mataas pa sa 50%. If you get an 80%, okay yan. Okay. Diba? Okay. Sure. Another consideration. Doc, okay ba yan? Ikamamatay ko ba yan? Inject yan yung mga, na ko, yung ganyan. Yan yung mga concerns namin eh. Okay. Vaccines, side effects and all. Vaccines have to be clinically trialed. They go to first trial. Yes. Either you use animals. Or a human. Samples, smaller or human scale ang first trial. Smaller scale. Yeah, smaller scale. Then malaki ng palaki. Secondary trial. Okay, mm-hmm. Secondary trial will go on looking into the complications, kung maraming allergies. Mm-hmm. The third trial is more extensive. Ano ba Angel, Beth, Erica. Ano? Mas malaki ayan kasi. Clinical. You need a lot of samples. When you say samples, tao. Human sample. Human. Yes, yes. Diba? And how the body will react. And how the body will react to that vaccine. Oo. Kasi some daw will they give placebo. Yung trial effect daw yan, hindi yung talagang effect. Kunyari ikaw, Joseph, ikaw yung bibigyan ko na ganito. Computerized eh. Kung ano yung makukuha mo. Kasi ano to, Angel, prospective. When you say i-administer ng doctor. When you say prospective study, Beth, ibig sabihin, kailangan yan, may actual clinical finding. Ibig sabihin, yes, merong nabigyan, merong hindi nabigyan. Diba? Meron yes peking nabigyan, meron ano. Pag sinabi mong retrospective study, ano nangyari doon sa mga ibang clinical studies nangyari doon? Parang sinasummarize mo lang yung study. We cannot have a retrospective study or clinical finding on all our vaccines as being that it has to be prospective. Ibig sabihin, bago yan, natapos mo ba? Kaya yan ang sinusuri daw ng FDA. Ano ba ang nagawa nyo na? Ano ba ang mga papeles nyo, diba?